So what's up mga kakote? It's me Kuya Kyle and welcome to Cutter Knows. We're learning the name of the game at kung bago pa lang dito sa YouTube channel, please don't forget to click the subscribe, like, and share buttons for updates and videos. So welcome back again guys. So as you can see, we have here the discussion for the day, which is guidelines in watching television shows or TV shows. So dito sa discussion natin, isa para siyang medyo maikli na so you will know the importance and being as a student, meron din tayong certain standards na kailangan sundin in watching television shows. Pero nowadays guys, dito sa pag-watch natin ng television shows, parang hindi na tayo masyado nanonood kasi we all have phones and ang madalas na lang nanonood nito ay ang ating mga guardians. Pero as if a guardians or parents, pero as if there are also like different kinds of TV shows. So there's G, PG, SPG that is directed or shown in MTRCB. So mamaya mag-discuss natin siya. So bago natin siya i-more discussion. So ito lang introduction natin. So bago natin siya i-discuss, no, meron muna tayong trivia for the day. So, ang trivia natin is, did you know McDonald's once created bubblegum flavored broccoli? So, McDonald's is always known for going above and beyond, for creating the best products for their customers. But sometimes the ideas coming out of the Golden Arches headquarters aren't always the best. So, in 2014, the fast food chain developed a bubblegum-flavored broccoli which turned out to be an utter failure. McDonald's CEO Don Thompson admitted that kids were confused by the taste. So, talking about bubblegum, diba ang mga bubblegums ay ang flavored nila is mga parang may mga sugar, and fruit flavored sila, diba? Yung mga mints. So, parang ang weird kasi bubblegum na broccoli. Hindi ko alam kung healthy siya and parang kadiri lang kasi, 'di ba? Bubblegum tapos vegetable. So, 'di ba ang vegetable guys, yung iba mapait. Yung iba hindi naman lahat ng ano ng vegetable gusto natin yung lasa, 'di ba? So, ang pangit lang kasi pag yung vegetable nilagay mo dun sa bubblegum. So pag nilagay mo sa something, is it parang nakakadiri, literal na nakakadiri, literal na disgusting. So yung mga bata is ma-weirdohan talaga sila sa taste. So ayun, no, dito naman tayo sa agenda natin. So ano ba talaga yung goals natin ngayon sa video na ito? So ang goals natin is to have parental guidance yon sa mga TV shows, to know more about TV shows and kung bakit ba mahalaga yung mga guidelines and the importance of knowing these guidelines in watching television shows. So ito yung mga ilang mahalagang bagay sa atin na magagamit rin natin na pag tumanda tayo, di ba? So pasa-pasa lang yan guys. I mean, yung iba sa atin magkakaanak din kayo kahit mga grade 7 pa lang kayo, pwede pa kayong maging daddy or mommy sa future. So alam niyo na yung guidelines, prepared na kayo and you won't be a toxic mom. So and let's get into it. So through watching television shows provides everyone knowledge and information, and it also makes one hooked onto it, so he or she can be so dependent on it that sometimes he or she spends more time watching television shows than doing other things. So sinasabi dito na sa panonood natin ng television shows, nagpo-provide yon ng knowledge na nalalaman natin and iba't ibang information about sa pinapalabas. And it can be entertaining para malibang tayo pag wala tayong ginagawa. So let's get into our guidelines na. So as a student, no, one can regulate his or her watching television shows through these following guidelines. So you have here, follow specific rules set by parents in watching television. So hindi naman lahat ng palabas sa television is para sa mga bata or para sa lahat. Some are sensitive, some have critical yung mga patayan, some have romance or which we call sex, which is hindi pa naman applicable sa mga bata, hindi ba?
Index up is considered MTRCB. So MTRCB rating system to help determine which shows may be appropriate for viewing. So dito na lumalabas yung G, PG, SPG. So yung G siguro means ano pa yun, goods pa yun. Pero hindi yung meaning niya, meaning nun, guidance lang. Yung PG, parental guidance. And yung SPG ata is super parental guidance. So I'm not sure kasi hindi man ako masyado nanonood sa TV, pero feel ko yung meaning niya kasi yung SPG guys, madami siyang components doon. Next up is be sure that family values are observed during screening time. Ayun, be considerate of the screen time kasi pag masyado tayong nagbabad sa TV, baka mamaya may mga bagay pala tayo na kailangan nating ma-accomplish within the day. So masyado na tayong nalilibang sa TV, and tayo pa naman mga bata, mahilig tayong manood ng mga pelikulas na, 'di ba? So minsan pag may assignment tayo, baka malibang tayo. Same as the phone. We need to be considerate of the screen time kasi our eyes also needs a rest para hindi din mag-glow yung ating vision. So next up is alternative entertainment. So come up with alternative entertainment including reading, sports and hobbies. So manood din tayo ng mga health tips, which is yung mga sports, no? I mean, hindi pala mali. So wag lang tayong basta manood. So hindi lang kasi television ang ating entertainment. Pwede din tayo magbasa, pwede tayong mag-sports, pwede tayong kung ano yung hobby natin, gawin din natin yun. Wag tayong magbubad sa television. Kasi madaming bagay na pwede nating gawin within our houses. Especially this pandemic, you can read something that will enhance your skills in the future, and sports to be healthy. Yun. So dito naman tayo sa importance. So parental guidance boosts child's abilities and strength, and it is also the key of making them away from danger and discrimination, because providing support to your children is one of the best ways to make them confident and ready to any obligation that may arise. So as a parent, so yung mga parents is binubus yung mga bata natin, yung mga abilities nila and yung mga strength nila. And ayun din yung key para maalis sila sa mga dangers, sa mga ibang discrimination na pumapaligid sa kanila, and para ma-boost yung confidence nila if you're guiding them in the right thing and hindi nyo din sila sinasakal but you're just doing your parent things. So, importance of TV show. So, television offers lots of benefits to kids because of its ability to create powerful touchstones. So, TV enables young people to share cultural experiences with others. And television can teach kids important values and life lessons. Educational programming can develop young children's socialization and learning skills. So, it means here na yung television is hinahelp din nila tayong malaman yung buhay ng ibang tao na makakatulong sa atin and makaka-reflect din tayo. So ayun lang muna sa topic natin ngayon. Thank you for listening. So again, this is Sir Guihan and I'm signing out.